Okay, so yun po mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po rito sa ating channel na Joso Corpus Vlog. And by the way po, habang naghihintay po tayo na i-publish na ni Katunying mga kababayan, itong kanyang exclusive na interview kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasi ngayon talagang pinagpiestahan na mga kababayan sa mundo po ng social media, yung teaser, kumbaga teaser o yung patikim, mga kababayan, na excerpt ng video, na, kasi may mga portion po doon, lalong-lalo na, yung nabanggit po na First Lady na bad shot na sa akin yan si VP Sara Duterte, na kung saan, na yung maisog noong January 28 mga kababayan na kung saan yung event na mayroon pong bagong Pilipinas kick off rally sa Quirino Grandstand, then madali na mag-exit si VP Sara para maka-attend po doon, tapos doon tinawag ni dating Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, ngayon yun po yung parang tawag nito, sumabog yung kanyang damdamin. Kasi ikaw ba naman, mga kababayan, asawa mo, tawagin ng ganun, mga kababayan ko. Eh, yung bang mga ganyan na bintang kay Pangulong Bongbong Marcos, eh, kumpirmado ba yan? Yun, nakakapagtaka, eh, no, mga kababayan ko. Kasi siguro, sa observation ni First Lady, eh hindi man lang pinagtanggol, hindi man lang dinepensahan, hindi man lang sinita. Oh, di ba? Ganun mga kababayan, hindi man lang sinita. Hindi man lang kinausap yung kanyang kapatid niya, tatay niya. Siyempre kahit papaano mga kababayan, eh kung tayo nga may mga direct line tayo sa mga kaibigan natin, how much more sa mga kamag-anak natin, 'di ba? Okay. Siguro, ayan. Nung natanong siya about sa relasyon nila ni VP Sara Duterte, nabanggit niya yung bagay na 'yon, mga kababayan ko. Pero by the way, ngayon po, ibang parte naman ng interview, mga kababayan, ang gusto kong pag-usapan natin. Okay, ito. Kung mababasa po ninyo, pasensya na kasi malabo. Marumi yata yung screen eh. Ayan, mga kababayan. Kung babasahin ko po, ako babasahin ko na lang. Parte pa rin po ito ng interview ni Katunying. Okay, Katunying, anong oras mo i-upload to? Nag-aabang po kami. Nag-aabang kami. Ayan. Sabi dito, First Lady Lisa Marcos sa mga pag-atake sa kanyang pamilya. Ito mga kababayan, may sinagot din po siya dito. Ito naman, tungkol sa mga pag-atake, mga kababayan. Sabi niya rito, ako, I don't get picon. First Lady po ito. F.L. Lisa ang sumagot dito. About sa pamilya niya, mga kababayan. I get picon when they hurt my sons, yung tatlo. Ayan, mga kababayan, may kalendaryo kasi tayo dito eh, na di ko lang maano kasi may sinampay yung gilid ko. Ayoko ipaning, may sinampay eh. Ayan, si Kong Sandro, Sir Simon, and si Bini, mga kababayan. Okay, yung tatlo. So para, I think may ano naman na tayo, no? May litrato na tayo sa tatlong anak, no, ni First Lady, especially kay Sir Bini, kasi before the election, nagkita po kami niyan, mga kababayan, sa Davao City. Ngayon, kung anin po natin, mga kababayan ko, talaga naman, kumbaga, a mother's love. Di ba? Talagang, iba po kasi ang nanay. Yung kanina, mga kababayan, siguro, sentimento ng isang asawa. Ha? Sentimento ng isang asawa, o normal reaction ng isang asawa po, yung kanyang nabanggit about po dun sa interview, nung tinanong siya, kinamusta po ang kanilang relasyon ni VP Sara Duterte. Diba?
normal reaction ng isang asawa na, example, tatawagin ng kamag-anak mo na ganito yung asawa ko, ganyan-ganyan. Tapos, magkaibigan kayo, hindi mo man lang may pagtanggol, ganyan-ganyan. Kasi in fact, mga kababayan, totoo yung sinabi ni First Lady na sa mga issue sa confidential fund, yung 125 million, pinagtanggol ni PBBRCBP Sara doon. Itong no comment niya, pinagtanggol siya, mga kababayan. Sa mga lakad ni Pangulong Bongbong Marcos, once na umaalis po siya sa ibang bansa, papunta sa ibang bansa, mga kababayan, si BP Sara ang caretaker po natin. Though may mga chances na may kasama siya, like si Executive Secretary Lucas Bersamin, sina DAR Secretary Conrado Estrella, mga kababayan, but the trust and confidence, yung buong tiwala ni Pangulong Bongbong Marcos na kay BP Sara pa rin, mga kababayan. Yun po, siguro, reaction po yun ng isang may bahay, ng isang asawa. Ngayon, mga kababayan, yun dito sa pangalawa na sabi ko gusto kong i-discuss sa inyo, gusto natin pag-usapan, na talagang inaabangan natin, yung pagdating naman sa mga anak. Alam nyo, ang dami pong mga gumagawa ng kwento. Ang dami pong gumagawa ng istorya. Example, kay Kong Sandro, especially, itong panganay nila kasi pumasok po sa larangan ng politika, mga kababayan ko. Lalo na pag gumawa ng content yung si Hitad, si Marlica sa Amerika, may binabanggit yan about kay Kong Sandro, about sa so-called bagman daw, bagman. So talagang inaano po, pinoportrait nito na itong panganay na anak ng first family ni na First Lady and Pangulong Bongbong Marcos na isa pong kongresista ngayon sa first district ng Ilocos Norte, mga kababayan, meron pong kalokohan na ginagawa kasi may inaano na bagman, tapos may pinapatayo na kung ano-ano. Tapos may iba pa na content creator, mga kababayan, na parang dumaan lang sa news feed natin yun, na talagang below the belt ang mga banat po. Lalong-lalo na talaga sa, dito kay Congressman Sandro Marcos. Kay Kong Sandro, talagang matinding mga banat, below the belt, mga kababayan. Tinatawag pa ng iba na hindi daw lalaki. Ano daw, mga kababayan? May mga ganun na makikita mo sa social media. Imbis na Sandro, ginagawan lang Sandra. Sandra Marcos daw. May mga ganyan po na below the belt na mga paninira. Ikaw nanay ka, makakaramdam ka, masasaktan ka. Siyam na buwan mo ba naman bit-bit sa sinapupunan mo? Diba? Diba, masakit po yun, mga kababayan, lalo na sa isang ina. Naakusahan mo, tawagin mo na kung ano-ano yung anak nila. Mga kababayan, ngayon, sabi na, mga matured, pero kahit po yung mga bata nga, diba? Masigawan nga lang yung anak mo. Nanay ka. Kahit na may ginawang, sabihin natin, kunting mali yung anak mo, masasaktan ka. Diba? Mapipika ka, mapipikon ka, mga kababayan, masasaktan ka. Same thing. Kasi tao lang din po si First Lady, mga kababayan. Yung mga banat kay Kong Sandro, ngayon kay, sabi natin, kay Sir Simon, Sir Bini. Yung mga banat sa kanila, yung mga below the belt na mga banat, mga kababayan, yung mga issue na pilit na pinupukol sa kanila, yung mga issue na pilit na idinidikit sa kanila, para lang po maging masamang tao sila, mga kababayan, para sa isang ina na sa kanyang paniniwala at sa kanyang pagkakaalam na matuwid at hindi po ganun kasama ang kanyang anak, masakit po yun, mga kababayan. Ulitin ko, ibalik ko ha. Ito po,
isang tanong, isang parte po 'yan sa tanong. Doon po sa hinaabangan po natin na exclusive interview ni Katong Ying. Wala kasi to sa ano eh, sa doon sa teaser na video eh. About sa atake sa kanyang pamilya. Sabi niya, hindi ako, I don't get picon. I get picon when they hurt my sons. Ayan po, matibay yan na mensahe ng isang nanay, mga kababayan. So, once again, tayo po'y sama-sama abangan natin ang uploaded video na to ni Katong Ying. Katong Ying, baka nakatulog ka na. Anong oras na po? So, yun po, mga kababayan. Once again, this is Joshua Corpus Vlog. Maraming salamat, mga kababayan ko. And God bless po sa ating lahat.